Sa wetong nga program, Shiljon Moi ko sa Che-Sam-Hue. So, nasa third set na po tayo ng mga collection of mock exam. So, dito tayo sa instruction for numbers 1 and 2. Sabi, Dakamulbogu, Guarhue, Almajungo, Sil, Korushio. So, again, pipiliin yung tamang sagot para sa parenthesis. Check natin item number 1. Meron tayong picture. And, as you can see, nagsuswimming. So, yung question ni Ga, Yodanen boheyo, ano ang ginagawa ng babae? Sagot sina. So, yung pagpipilian, we have dungsan heyo. Ibig sabihin, to hike, umakyat ng bundok. Suyong heyo, to swim. Nore heyo, to sing. And then, palle heyo, to do the laundry. Or maglaba. So, based sa picture natin, ang ginagawa is nagsuswimming. Okay? So, take note, yung question ay naka-present tense. That's why yung mga options natin sa sagot ay present tense din. Kapag present tense ang question, ang answer present tense din po. Item number 2, same instruction, piliin yung tamang sagot para sa parenthesis. Sabi, 저는 어제 친구 blank 산에 갔어요. Ako, kahapon, kaibigan, tas ano idudugtong dyan? 산에 갔어요. Okay, pumunta sa bundok or nag-hike. So, gasoyo. Nangyari na, no? Past tense. Kailan? Kahapon. So, tingnan natin yung mga pagpipilian. It talks about place or pwede ding time. So, pwede siyang place marker, pwede din siyang time marker. Depende po sa flow ng usapan. So, sa English, pwedeng in or on. Sa Tagalog, yung word na sa. Okay, so halimbawa, yan ang sinagot natin. 저는 어제 친구에 산에 갔어요. Ako kahapon sa kaibigan ko, umakyat ako ng bundok. So it doesn't make sense, no? Number 2, rule. So yung ating object particle. Okay, object particle na rule or ul. So again, yung formula na myongsa plus ul or rule plus dungsa. Okay, so dudugtong mo siya kay myongsa. So, dito, chinggu, myongsa siya. Kung idudugtong mo si ul or rul, pwede kasi ang kasunod niya is dongsa. Sane gasoyo, action word. Kaya lang, pag yan yung ginamit mo, 저는 어제 친구 를 산에 갔어요. Ibig sabihin nun, yung ginawa mong action na pag-akyat ng bundok, dun sa kaibigan mo siya ginawa. Eh, hindi naman bundok yung kaibigan mo, di ba? So, doesn't make sense ulit. Number 3, eso. So, si eso, pwedeng maging from, mula sa, or pwede din namang at. Okay, so kung halimbawa ang yung at na English po yan ha. So kapag meron kang location, kung saan mo ginagawa yung isang action. Okay, so pwede din sa Tagalog po ito ay mula sa, or simple yung word na sa. Sige, kung yan ang gagamitin natin, 저는 어제 친구에서 산에 갔어요. Ako kahapon mula sa kaibigan ko, umakyat ako ng bundok. So it will not make sense ulit. Okay. Number 4, hagu, meaning and at. So this one, 저는 어제 친구 하고 산에 갔어요. Kahapon ako at ang kaibigan ko makyat kami ng bundok. So ito po ay may sense. So ang sagot natin is number 4. Items 3 and 4 instruction, 다음 보기를 참고하여 미출친 부분과 의미가 반대인 것을 고르시오. 사베 피리인 더 포 용 kasalungat na ibig sabihin nung naka-underline na part or naka-underline na word. Tapos, yung sumusunod daw po na example ay gawin nating reference. So, refer to the example para masagot yung numbers 3 and 4. So, tingnan natin. Sabi ni Ga, Nore buro nung gosul juwaheyo. So, yung may underline is yung word na juwaheyo, meaning like. So, tinatanong niya, no, gusto mo ba yung pagkanta? Sagot sina. Aniyo, nore buro ng gosul? Sabi niya, hindi. So, nakasalungat na siya, no? So, yung kasalungat ng gusto ay hindi gusto. Ayaw. Yung sagot is, shiro heyo. So, paano naman tong number 2? Miwo heyo. Diba, halos same lang sila ng ibig sabihin? Tama po. Kaya lang, si shiro heyo, ito yung pag-reject mo or yung ayaw mo talaga dun sa bagay. Miwo heyo, ginagamit siya more on sa tao, no? Yung hate or yung paggamuhi or pagkapuot mo sa isang tao. Yan. So, yun yung magandang isipin natin na difference between shirohada and miwohada.
Next one, saranghaeyo, love. Yonsupheyo, practice. Okay, so again, sagot is number one. Number three, sabi ni Ga. Oje, yagugyong ginan igyon nayo. So, yung may underline is yung igyon nayo. So, from the word igida. Ano ba yung igida? It means to win. And again, yung hinahanap natin is kabaligtaran nung igida. So, ang kabaligtaran is to lose, no, or matalo. Sabi niya, kahapon, nanalo ba kayo sa baseball game? Sagot sina, aniyo, uritimi, blank. So, hanapin natin yung lose, kabaligtaran. So, yung pagpipilian natin, lahat sila naka-past tense. Kasi nga, nangyari na yung game and take note yung form ng question, naka-past tense din. So, dapat yung sagot naka-past tense na rin. So, josoyo, from the word sida. Okay? So, it means we lost. Yan. Uritimi. So, yung team namin ay natalo. Okay? So, ito na yung sagot. Malamang, no? Number one. Pero, check pa rin natin yung ibang pagpipilian. Kasi additional vocabulary yan. Yonsung hesoyo. Pag sinabing yonsung, ibig sabihin consecutive win. Sunod-sunod yung pagkapanalo nyo. Okay? So, consecutive wins. Next, ungwon hesoyo. So, pag sabing ungwon hada, to cheer. Ibig sabihin, nag-cheer ka para dun sa team na yon. Okay? Sungli hesoyo, another term para sa win. Victory. Ayan. Sungli, victory. Okay? So, yan po yung ating sagot. Number one, chosoyo. Kasi nga, kabaligtaran yung hinahanap. Number four, again, kabaligtaran po ng may underline na word ang pipiliin. So, dito sabi ni Ga, minashi, kabangi mugo woyo. So, yung mugo woyo yung may underline, no? Ano ba ibig sabihin ng bugopta? Heavy, di ba? So, it means heavy. Ano ang kabaligtaran ng heavy? Light, magaan. Okay, so hanapin natin yan. Tingnan natin sagot ni Na. Aniyo, kabangi, tapos yung light. Juwayo, good. Manayo, many. Gabyo, woyo, light. So, ito yung sagot natin, no? Keketeyo, clean. So, again, question, anong format? Present tense. So, yung mga pagpipilian na sagot, naka-present tense din. Okay, so again, number three yung sagot. Aniyo, kabangi, kabyo, woyo. Items number 5 and 6 instruction. Daom gwarhoe durugal gajang almajunggosul korusiyo. So again, pipiliin po yung pinaka tamang sagot. Saan? Sa parenthesis. Okay, so ito. Ano yung pinaka? Again, sabi no, in-emphasize, pinaka tamang sagot. Kasi nakakalito, pwedeng number 1, yun pala, mas tama pala yung number 4. Okay, so tingnan natin. Sabi, ohuwenen, blank eso, kong burulheyo. So, dito yung eso, dahil ang kasunod niya is action word, so it means yung lugar, no? Place marker, kung saan ginagawa mo yung action na yan. Okay? So, ano yung lugar na to? Tingnan natin pagpipilian. Gonghang, airport. So, sabi niya, sa hapon daw, nag-aaral siya. Saan? Sa airport. Ang social naman pag-aaralan sa airport pa, no? Sojom. Sojom is bookstore. And then, Yoheng sa travel agency. And then, Dosoguan library. Ayan. So, katulad nito, pwedeng isipin mo na, ah, bookstore. Pwede naman mag-aral dun, diba? Kasi may mga place naman dun para magbasa ng libro. Pero, mas tama yung library. So, yung answer is number 4. Ohuenen dosoguan eso guangburul heyo. Okay, sa hapon, nag-aaral ako sa library. Item number 6, same pa rin yung instruction, pipiliin yung pinaka-tamang sagot para sa parenthesis. Sabi ni Ga, Busan eso buwasul hagushi poyo? Ano ang gusto mong gawin sa Busan? Sagot sina, Busan eso bada dobogo sa jindo blank. Sa Busan, gusto kong makita yung dagat at sa jindo. Yung sa jin is picture. So ano ba yung ginagawa sa picture? Tingnan natin. Mokko shippoyo. So again, no, yung go shipta na grammar. Want to. Okay, so lahat yan naka go shippoyo. So tingnan natin, mokko shippoyo, to eat. So kinakain ba yung picture? Hindi. Sago shippoyo, binibili ba yung picture? Pwede, pero it doesn't make sense. Kasi ikaw yung gagawa eh. Okay, na. Kunyari ako sina, so gusto kong makita yung dagat and
gusto kong bilhin yung pictures. Parang, ha? Kulang yung thought. Pero yung number 3, pag yan yung sinagot mo, jikko shipoyo. So, ibig sabihin, to take picture. Yan. So, ito yung tamang sagot natin. Kago shipoyo, to go. Hindi mo naman pupuntahan yung picture, di ba? So, number 3 ang sagot. Busan eso, badado bogo, sajindo, jikko shipoyo. Sa Busan, gusto kong makita yung dagat at gusto ko rin mag-take ng pictures. Okay? So, yan po yung number 6. Number 7 and 8 instruction, daw mit julchin bubungwa imiga bandengo su korushiyo. So, pipili ulit po tayo yung kasalungat ang ibig sabihin para sa may underline na part or word. So, number 7, sabi ni Ga, ohuinde baki oduwoyo. Yung may underline is yung oduwoyo. From the word odukta. Ibig sabihin, dark. So, ano ang kabaligtaran ng dark? Yan ang hahanapin natin. So, dark, kabaligtaran, bright. So, saan si bright dyan sa pagpipilian? Okay, tingnan natin yung sagot ni Na. Sabi niya, aniyo, ajigun, blank. Sabi niya, hindi daw, no? Ajig means still. Okay? So, chuboyo, from the word chupta, means cold. Balgayo, from the word balkta, means bright. So, ito yung hinahanap nating sagot. Okay, balkta. And then number 3, malgayo means clear. And then hiryoyo means cloudy. So yung numbers 3 and 4, itong mga words na to ginagamit mo siya to describe yung weather. Okay? So for example, sabihin mo, the sky is clear, malgayo. Pag gusto mo sabihin, it's cloudy, hiryoyo. Yan. So sagot natin is number 2, anyo, ajigun, malgayo. Hindi, maliwanag pa rin. Okay? Number 8, ganun pa rin yung instruction natin, pipiliin yung kabaligtaran ng may underline. Sabi ni Ga, Monjeril punende shigani chungbunhetsoyo. Underlined word is chungbunhetsoyo. From the word chungbunhada. Ano ang ibig sabihin ng chungbunhada? Means enough. Okay, ano yung enough? Yung oras daw. Sabi niya, yung monjeril punende, ibig sabihin sinasagot mo yung tanong, no? Or you're solving a problem. So, do you have enough time? Yun yung question niya. So, ano ang kabaligtaran nung enough? So, malamang lack or kulang, no? So, ano yan? Sagot ni Na, aniyo shigani blank. So, kulang nga daw yung oras. Tingnan natin, number 1, bujuk hesoyo. Again, no? Yung question, naka-past tense. That's why yung sagot dapat past tense din. So, that makes sense. Kasi puro naka-past tense yung mga pagpipilian. Bujok hesoya from the word bujok hada means wasn't enough or didn't have enough, which is yung sagot na natin. Okay? Still, tingnan natin yung ibang options. Number 2, oryo was soyo. Difficult. Was difficult. Okay? Dahil naka-past tense na, napajo soyo. Got bad or got worst. Then, chulko wasoyo was fun. Okay, so again, ang sagot natin is number 1. Bujok hesoyo. Kulang daw po yung oras. For items 9 to 12, ang instruction daong gwarhue durogal kajang almajung gosul korushio. So, pipili daw po ulit ng pinaka-tama or pinaka-angkop na sagot para sa parenthesis. So, pag nakita nyo itong gajang almajan na yan, ibig sabihin, pinakaangkop, no? Be mindful na pwedeng nakakalito yung mga pagpipilian. So, you have to think carefully. So, number 9, sabi, Unyon dungan yulshimi blank ulrul heso didio charil sasumnida. Sabi niya, sa loob daw ng 5 taon, yulshimi, pag sinabing yulshimi, masigasig ka or masipag ka na, ano yung ginawa mo na yon? Ul or rul, pipiliin mo kung ul or rul, and then, heso, that's why. So, ginawa mo yon, that's why, finally. Dudeo, finally. Nakabili na ng sasakyan. So, tingnan natin yung mga options. Number 1, jochuk. Ibig sabihin po niyan is to save. Nag-ipon, no? Harin, discount. Jumun, order. Hwanbul, refund. So, yung sagot natin is number 1. So, sa loob ng 5 taon, masigasig ka na nag-ipon. That's why, finally, nakabili ka na ng sasakyan. So, dito,
Jochuk, may batching po tayo na giyok, kaya yung pipiliin natin is yung ul. Okay? Jochugul heso. Didiyo, charil sa simnida. Number 10. So, pipiliin pa rin yung pinakatamang sagot para sa parenthesis. Sabi, hotelina myonse jome blank wegu goril charheya halgot kat tayo. So, sabi niya, got kat tayo. So, ibig sabihin niyan, I think, sa tingin ko. Okay? So, wegu go, meaning foreign language. Charheya halgot kat tayo. So, ibig sabihin, must be good. Ayan. So, charheya, from the word charada, dapat magaling daw. No? Sa tingin ko, dapat magaling sa foreign language. Tapos, yung blank, saan? Sa hotel or myonsejom, duty-free shop. Okay, so duty-free shop. Tapos, ito hotel. And then, yung ina or. Okay, so tingnan natin yung pagpipilian. Chisu haryom yon. Take note yung ating ginamit na grammar. Haryom yon. Okay, so ibig sabihin nung haryom yon, if, yung myon po dyan, no, yun yung if. Tapos yung haryo. Okay, so if you plan to. Okay, so kung ano man yung plano mo na yon. Okay, so dito, chiso. So chiso means to cancel. So if you plan to cancel. Next, gyohwan haryo myon. So gyohwan means to change or to exchange, magpapalit. So if you have plans or if you're planning to do an exchange of something. And then, number 3, chijik haryom yon. Chijik, chijik hada, from the word chijik hada, ibig sabihin, to get a job or to work, to simply work, no? Kung may plano ka na magtrabaho. Chode haryom yon, if you have plans or if you're planning to invite. Okay? So, dito, para mabuo yung thought, ang pinakasagot dyan is yung number 3. Okay? If you're planning to work sa hotel or sa duty-free shop, sa tingin ko, dapat magaling ka sa foreign language. Okay, so ang sagot po natin is number 3.